Gaia TV Studio General Santa City. Sa programang nagahati serbisyo para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Kalakip ang magagandang mga kwento ng kabayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal ang ibabahagi galing sa iba't ibang brigada stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Abangan! Brigada Dumaguete, namigay it na gawing inahing baboy bilang dagdag pangkabuhayan. At estudyanteng nabigyan ng tablet ng brigada, magtatapos na ngayong taon. Dito lang yan, sa Brigadahan, One Tahanan. Mga Pinoy ay may iba-ibang diskarte. Mabuhay lamang natin ang ating mga pamilya. Lahat ng trabaho, basta't marangal, kayang-kaya. Isa dito ang pag-aalaga ng mga baboy. Sa Dumaguete, namigay ng mga biik ang brigada team upang gawing dagdag pangkabuhayan. Panoorin natin ang unang tampok ngayong hapon na nagpapakitang ang buhay ay mas nagiging magaan kung ang lahat ay nagtutulungan at nag-iintindihan. Sa hirap ng buhay ngayon, na resulta sa nagmamahalang mga bilihin, marami sa ating mga kababayan, ang hirap na hirap ng itawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung meron mang trabaho at sumasahod nga, kulang na kulang pa rin, lalo na't pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Madalas naririnig natin ng mga hinaing ng ating mga kababayan, paano nga ba mag-iipon kung ang kakarampot na sweldo ay kulang pa nga na pangbayad ng utang? Nang dahil rito, gumawa ang Brigada News FM Dumaguete ng hakbang para magatulong kahit sa simple lamang na pamamaraan. Sa pamamagitan ng Anak Juan Tahanan Negros, ang grupo na sinusuportahan ng stasyon, ipinatupad ang programang swine dispersal kung saan namimigay ng mga biik sa mga kwalipikadong benepisyaryo at palalakihin hanggang sa mga anak para dagdag pang kabuhayan. Ang requirements para mabigyan ng biik dapat ay merong kulungan ng baboy at makakapakain ito gamit ang mga commercial feeds. Sa panahon na mga anak na ang inaalaga ang inahing baboy, kukunin ang tatlong anak nito na babae para ipamigay na naman sa iba pang mga gustong mag-alaga. Sa ating screen, makikita ang mga bagong nakatanggap ng mga biik na aalagaan at nangangakong pagtsatsagaan ang nasabing pangkabuhayan dahil alam nila na malaking tulong ito sa kanila. Salamat kayo nga ako may nakadawat sa baboy nga kita sa brigada. Ko si Gina Prosilio na salamat ko sa brigada. Sa biyarahan ng tahanan. Ay bakti nga nakadawat ako patungtong sa sinuunay nga naglaganan ng mataga. Gam
gamit ang nasabing sistema sa programa. Marami na ang natulungan ng Brigada News FM Dumaguete dahil ika nga ni Warren Buffet, if your salary is your only source of income, you're one step away from poverty. Mula dito sa Dumaguete City, para sa Brigadahan One Tahanan, ito si Brigada Michelle Craste, in the heart of changing lives. Maganda ang naging layunin nito sa pamimigay ng mga biik na hanggang sa maging inahe nito at manganak. Siya ring ipamahagi sa iba pang pwedeng mabigyan. Pwedeng mabigyan ng oportunidad at maranasan ang tunay na diwa ng pagmamahal sa kapwa. Sana ay maisapuso din natin itong sa ating mga kabrigada na nanonood ngayon na marunong din tayong tumingin sa ibang mga tao. Mga kabrigada, sa ating pagbabalik, estudyante nabigyan ng tablet ng brigada noong 2021. Magtatapos na ngayong taon. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan Pantahanan. Brigada Foundation Incorporated ay patuloy pa rin hong tumatanggap ng tulong para sa mga kabrigada nating nangangailangan. Para sa cash donation, maaari itong ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000378401 72. Para sa in-kind donations, ipadala ang mga ito sa Brigada Complex na matatagpuan dito lang ho sa NLSA Road, Barangay San Isidro, Jensen. At para naman sa mga gustong maging Brigada Volunteers, pwede hong mag-apply dito sa istasyon at mag-register. Ang mabuhay ay ang makaranas ng pagsubok at lahat tayo ay may coping mechanisms para malampasan ito. Isa na rito ang pagtingin ng positibo sa isang mabigat na sitwasyon. Ang sabi nga ng marami, iba ang kapangyarihan ng positive thinking, pero minsan madali lang itong sabihin pero napakahirap gawin. Ngayong hapon, tuklasan natin ang buhay ng isang estudyante na nabigyan ng brigada ng tablet noong 2021 na ngayon ay graduating na rin sa wakas sa pag-aaral. Isang estudyante at kasambahay, ngayon ay matitikman na ang kanyang tagumpay. Sa kabila ng hirap sa buhay, nagsusumikap na makapag-aral para lamang makapagtapos si Jerica Cervantes mula sa poblasyon ng Narapalawan. Ayon sa kanya, sa ngayon ay pinagsasabi nito ang pagtatrabaho at pag-aaral para maabot ang kanyang pangarap. Third year college na po. Third year college. Ano po yung course po ninyo? BS Entrepreneurship, major in agribusiness po sa Palawan State University, Nara Campus. Okay. Yung parents ko po is dito lang sa bahay, tapos ako po is kasambahay lang po. Pero ang maliit lang din po yung seldo. Tapos yung sahod ko po is tamang panggastos lang po dito sa bahay, ganun po. Medyo mahirap naman din po, pero kaya po. Ang ginagawa niyo? Lakad lang po kami. Ilang oras po ang lakarin niyo from dito sa bahay? Kami kasi po is nasanay na din, parang wala na rin po kami abutin ng 1 hour. Pero mga kulang-kulang isang oras? Apo, apo. Pero sobra po. Mga regular lang po na maglalakad dyan? 1 hour kalahati. Dahil na rin sa naranasang pandemya nito mga nakalipas na taon, simula 2019 hanggang 2022, ay naging pahirap sa kanila na walang gadget na magamit, kaya hirap ito na makasabay sa kanilang online class. Nahihirapan din po kami ng kapatid ko na mag-online class kasi po isa lang po yung gamit naming cellphone. Parang share lang po ba kami, hiraman lang po. Parang ganun po. Meron po, kaso nga lang po, minsan po is sa akin po araw, sa kapatid ko gabi. Opo, nahihirapan lang po ako kasi minsan may Google Meet kami ng gabi, tapos ginagamit niya rin po. Parang ganun po. Wala po ba kayong kainan na magbili ng extra cellphone para sana sa'yo o sa kapatid mo? Meron naman po, kaso nga lang kulang din po kami sa budget kasi po wala rin po kaming naghahanap buhay sa amin. Tamang ako lang po, ganun. Tapos panggastos lang po namin sa bahay. Kaya't agad namin siyang pinuntahan para maibigay ang tablet na handog ng Brigada at Palawenyo Savers Club, maging ng Project Abot Kamay, para matulungan sa kanyang pag-aaral. Ako ngayon, puntahan natin po yung area para formally maibigay po ito sa kanya. Music.
So dahil dyan, ma'am, isa po kayo sa mga beneficiaryo. Ito, dali na rin po namin ang tablet, ma'am, para sa inyo. Thank you po. Mula ho sa Palawenyo Savers Club. Ito po yung tablet na inyong hinihiling. Thank you po. Sa sponsor po nito, thank you po. Kasi po, nabigyan po ako ng tablet. Makapag-focus na po ako sa online class ko po. Nahihirapan yung kapatid ko para sa palitan kami po. Yun lang po. Dahil rito, lubos ang kanyang pasasalamat. Samantala, base na rin sa kanyang update, ngayong taon ay magtatapos na ito at malaking bagay ang tablet na binigay ng brigada. Kaugnay pa rin mo sa ating brigadahan, wantahanan. Update lamang po kung matatanda niyo po noong mga nakalipas po na taon noong kasagsagan ng pandemic. Namimigay po tayo noon ng tablet sa tulong na rin po ng Palawenyo Savers Club or sa Piso-Piso. At isa po si Jerica Cervantes ang ating pong nabigyan. Ngayon, meron lang po siyang gustong i-update po sa atin dahil sa tulong po no ng tablet natin binigay ay nakatulong sa kanyang pag-aaral. Para po sa akin kasi malaking tulong po no nung start ng pandemic kasi online pa lang po yung ginagamit. Uh-huh. So malaking sa akin 'yon, malaking tulong kasi hindi na ako nahihirapan na gumamit pa ng makihiram po ba? Uh-huh. Kasi nakikihiram lang din po ako. Uh-huh. Ngayon po, yung tablet po na naibigay ng brigada, uh-huh, yun po yung ginagamit ko. Kaya malaking uh-huh tulong din po yun. Nagagamit ko po online. Okay. At ngayon nga, sabi nga yung bunga, makagraduate ka na. Opo, thank you po sa brigada. At saka sa inyo uh-huh po, sa inyo mo. Opo, thank you rin po. At siyempre, hindi naman yun magiging successful kung hindi ka nag-e-effort. Diba? Oo. Sige, good luck ha. So, yan po, no, nakakatawa. Mga kabrigada na nalaman natin sa tulong din po ng ating tablet. Pero siyempre, pinaka-major pa rin no na effort sa kanya dahil siyang naman nag-aaral eh. Kahit sabi natin na ibigay natin yung tablet kung hindi niya ginagamit ng maganda. So, useless din po yun. So, maraming salamat. Doon sa ating mga kabrigada rin po no, na una natin nabigyan, baka may feedback din po kayo sa paano maipakita lang po natin ulit na may magandang bunga po yung ating naibigay. So, maraming salamat. Ma'am, thank you po. Thank you po. Tsaka sa brigada po. Madali sanang sumuko na lang para kay Jerica, pero dahil sa hirap na naranasan, mula sa pagiging kasambahay, nabuksan ang mata niya sa pagsubok na pinagdaraanan din ng iba. Naging posible lahat ng ito dahil sa tatag na kanyang pagkatao at support at pagmamahal ng kanyang pamilya. Jerica, ang tagumpay mo ay tagumpay din ng lahat ng masisipag na mga estudyante, kasama na ang lahat ng working students na hanggang ngayon ay kumakayod para maabot din ang kanilang pangarap na makapagtapos. Maraming salamat sa ating brigada teams mula sa Dumaguete hanggang Palawan na nagsumikap upang maihandog sa ating mga kabrigada ang mga tampok natin ngayong hapon. At bago po tayo magpaalam, isang napakamainit ho na pagbati ng happy happy birthday sa lahat ng brigadahan, watahanan, volunteers ngayong araw. Happy happy birthday sa inyong lahat! Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Makakasama niyo po ako tuwing hapon para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada mula Luzon, Visayas at Mindanao. So muli po ako si Hannah Perez. Happy Independence Day, mga kabrigada. In the heart of changing lives. Ito pa rin ho, ang Brigadahan, Wantahanan.